Mateo, bilisan mo! Tapataba mo! Ikaw talaga, Angel. Masyado ka nabusado, ah. Miggy na tumataba kasi naman kaparehas mong parol sing-ting. Bilisan mo, Mateo! Ang namig ng tubig! Masarap talaga dito sa atin, ano? Sariwang hangin, malinis ang ilaw. Ay, maswerte talaga natin. Ang bait ni Lord! Oo nga, maswerte talaga natin. Pero mas maswerte ako. Ha? Paano ka naman naging maswerte kasi sa akin? Kasi, binigay ka niya sa akin. Huwag kang magagalit, ha? Kasi, nag-usap na sila nanay at siyang Hilda kanina. Napagpasyan nilang doon ako sa lungsod mo patuloy ng aking pag-aaral ng sekundarya. Gawa ng mas madaling pag-enroll ng senior high school. Ah, ganun ba? Eh di wow! Huwag ka naman ganyan, Mateo! Kita mo nga nalulungkot ako, tapos ganyan pa sasabihin mo? Uy! Tumingin ka naman sa akin! Nakakainis naman, oh! Dadagdagan mo pa talaga ang bigat ng kalooban ko. Osha, okay ka na dito ha? Mag-ikot-ikot ka muna para naman makabisado mong lugar natin dito. Babalik muna ako dun sa tindahan kasi baka totong ubos ng pera ko sa baklang si Buday. O sige po, Chang. Ako na pong bahala dito. Maraming salamat po. Angel! Ano ba dito tunganga mo dyan? Angel, dito pumasok ka sa bayo mo ulan na, oh! Hi, Angel. Hi, Mateo. Mateo, natutuwa naman ako makita ka. Pero, anong ginagawa mo dito? Eh, di sinundan ka. Salamat, Mateo, ha. Oh, gising ka na pala. Chang, wala pa ba tayong tubig dito? Ay, siya nga pala. Ganito talaga dito. Kailangan natin mag-igib ng tubig. Hindi tulad sa probinsya na Sagana. Minsan lang may tubig sa gripo kasi. Kaya nakikigib na lang kami sa kung sino kapitbahayang may balon. At kadalasan pa dito, naubusan ng tubig ang balon. Dahil sa tindi ng init. Ganun po ba, Chang? Mag-iigib na lang po ako. Bakit kaya parang walang may nababahala sa karumihan ng paligid? Hindi nila naisip ang maaaring masamang maidudulot nito sa kalikasan at kalusugan. Hindi ba sila natatakot dito? Ang kalikasan ay dapat pinapalagahan at inaalagaan. Kaya naman ang dami ng mga iba't ibang klase ng sakit ngayon. Huwag naman sana nilang hintayin maging mabagsik ang kalikasan. Diyos ko po, sana naman maisipan ng mga tao dito ang linisin ang kawawang ilog na ito. Miss, okay ka lang? Mag-iingat ka sa mga tambay dito.
Baka gawin din nila sa'yo ang ginawa nila sa akin. Miss, umuulan na! Sumilo ka na! Yan! Sumok daw! Ah, ganyan! Ibigay niyo sa akin! Sumay sa kayo! Sumay sa kayo! Alis! Hi, Angel. Ang ganda mo. Hi. Gumanda na lang ang araw ko kasi nakita ko ng anghel galing sa langit. Tama lang yung sinabi mo ng anghel sa Angel. Kasi ikaw naman ang demonyo. So, pag ingayan kita, panira ka sa skante ko. Sige po, mauna na po ako. Makikiraan lang. Ano ba yan, tol? Ay po sa'yo. Ibig sabihin, ang tanda mo na! Ay, hindi po. Nagbibigay galang lang po ako. Sige po. Kaya makas maganda naman siya sa Kiana, no? Ano ko ba naman, tol? Di ba obvious? Urausan ko lang yan si Ana. Kaso, nabutis na eh. Ang tanga kasi. Oh, yan ang plano mo dun. Malay ko ba kung di naman pala ako nakabuntis dun? Ang sabihin mo, pagkatapos mo matikman ang mga babae, wala na silang silbi sa'yo. Ah, wala kayo sa natikman ko. Grabe, grade 5 tol, butas na. Ababa naman ang mga ito! Akala mo kung sino mga siga magbida ng mga chicks nila? Eh, nirape lang naman! Mga totoy! Hindi dapat babaingin ang tupag nyo! Magka-age pa kayo dyan! Balikan nyo yung eskulahan sa mulo. Madami tayong recruit sa druga doon. Asikasuhin nyo yan, ha? Kung hindi, lagot kayo kay Leon. Oh! Ano pang inintay nyo? Narinig naman sinabi ni Boss Ricardo. Kilos na! Magandang hapon po. Pabili nga po. At saka pwede pa loan na din po. Ah, okay. Baka sulat na hindi pa rin yung meron sinasabi mo eh. Ayaw nilang gulo pa. Isa po. Tulong kayo! Hulang iyak ha? Kahit ako nang kaya sa trabaho sa barko, marami kong buhay ako sa inyo ng mga bata. Tapos ikaw? Iba pala kumakain sa'yo? Hulang iyak ka talaga! Kahit nagkikita ng mga anak natin, pinapatira ko pa rin sa bahay natin na kalaguyo mo! Tama na! Hindi ko na kaya! Patawarin mo ako, asawa ko! Teka lang! Aminin mo nga sa akin, mga anak ko ba talaga mo yan? O baka naman anak mo sa kalaguyong mga yan? Hindi totoo yan! Huwag mo idamay ang mga bata! Mga anak mo sila! Saan mo nanalain ang mga bata? Aalis na kami! Nadali ko ng mga bata para meron sa impyerno ng buhay dito! Doon ka na lang sa kalaguyo mo! Ganyan ang sumubuhay? Ibibigay ko sa'yo! Iiwangan na namin! Walang iya ka! Buti nga sa kanya! Ang tagal niya iniiputan sa ulo ng asawa niya! Ngayon siya na huli! Ang kapal talaga ng babaeng yan! Ang pagkakalam ko, yung bunsong anak nila ay anak niya sa kalaguyo niya! Tol, di ba yan ang kasama ni Angel nung isang araw? Mukhang tagilid nga sa Angel mo ah. Malaking bata yan. Ba, papayagin na lang ba na maunaan ka? Teka lang pare, anong sadya mo dito, ha? Magandang hapon po mga pare. Ibistahin lang sa Angel yung bagong lipat dito na pamangkinin siyang Hilda. Kano-ano mo naman si Angel? Boyfriend ka ba niya? Ay, hindi po. Magkababata lang po kami at matalik na magkaibigan. Ganun naman pala, tol. May pag-asa ka pa. Bakit po? Ano pong ibig niyong sabihin?
Wala ka nang pakialam dun. Bilis ka na! Teka pare, kung ano man ang binabalak niyo, huwag itang ituloy. Mabuting tao si Angel. Tol, mukhang lalaban sa'yo. Oh! Ano? Lalaban ka? Kung gusto niya pare, umalis ka nang pakalayo kay Angel kasi hindi lang naman niya ang aabutin mo sa susunod. Deo, binulat mo naman ako. Oo, na paano ka? Ba't kayo itsura mo? Wala, okay lang ako. Pero kailangan natin mag-usap mamaya. May sasabihin ako sa'yo. Ako din, Mateo. Madaming ako ikukwento sa'yo. Grabe. Saka ko. Tignan mo mabaing yan. Sa sobrang kalandian, ayan, high school pa lang, buntis na. Hay nako! Tingnan nyo naman muna mga sarili nyo. Ang papangit nyo na, ang papangit pa ng mga ugali nyo. Mapakalamera! Aba, aba, aba! Ang malanding ito, nagtatapang-tapangan. Tiglak naman sa mga lalaki. Bakla! Tiba kayo! Hoy mga bakla! Ang tsatsaka-tsaka ng trip nyo ha. Di man lang kayo nahiya. May ang hell sa harap nyo, oh. Ay, Mateo. Mabayos naman kayo ng mga itsura nyo. Gayain nyo ako. Laging maganda. Kasi, risk ko feel magpapalos siya. Excuse me, hindi naman kami mga prostitute na katulad mo, no? Ang bata mo pa, high school ka pa lang, pero nagbenta ka na ng katawan mo. Ay, nako. Tama na nga yan, girl. Isipin mo na lang ang pamilya mo. Kaya mo ginagawa yan. Huwag kang makinig sa mga chismosan yan. Tingnan mo. Losyang na. Wala pang inatupag na maganda, kundi pagbantay ng buhay ng iba. O siya, Angel. Mauna na kami ha. Huwag kang magtitambay dito. Kasi, papangit ka rin katulad nila. Ay, bye, Mateo. Alam mo ba, Mateo? Grabe ang nangyari kanina. First time ko talagang makita na binubugbog na babae at nakakatakot yung lalaki. Galit na galit sa babae. Paano ba naman kasi yung babae nahuli ng lalaki na kasama ang kaluluwa niya? Ay, naawa lang ako sa mga anak nila. Iyak nang iyak habang nag-aaway sila. Mateo, para naman ang lalim ng iniisip mo. Pasensya ka na, Angel. Talagang seryoso kasi ang sasabihin ko. Angel, hindi ako mapalagay sa mga kapitbahay mo dito. Lalo na sa mga binatang tambay kanina. Sa totoo lang, Mateo, yan nga din ang inaalala ko. Kasi natatakot din ako. At tama ka, lalo na yung mga binatang tambay. Nakakatakot sila. Parang mga unyakis. Mga tol, mukhang tayong pinag-uusapan ng dalawang lovebirds na ito ah. Oo nga mga tol, narinig niyo ba sinabi ni Angel? Mga manyakis daw tayo! Hello Angel. Sobrang ganda mo. Hindi ka kasi katulad ng ibang babae dito. Inawasan mo kasi ako. Bitiwan mo nga ako! Alaka! Yan talagang pinakagusto namin! Yung palaban! Wala ka namang magagawa kung tutusin eh! Maigi pa! Sumama ka na lang sa amin! Bitiwan nyo siya! Aba! Matapang ka na! Ano? Nalaban ka? Pakiusap! Nanahimik na naman kami dito! Please! Pabayaan nyo na kami! Makakakuha natin yung laki ng katawan mo! Kung umig na ka sa kas! Sige ba! Narisin sila! Ano ka? Hello? Eh di tumawag ka rin naman kasamahan mo! Mateo! Huwag mo lang ito! Makakawa na kayo! Wala kasamahan dito sa Mateo! Pakiusap! Huwag nyo na saktan! Saka na kayo! Huwag kang maligot! Dito ka lang sa tabi ko! Panoorin mo ang binubugo ang kaibigan mo! Lagot ka na ngayon!
ako muna! Kasalanan. Handa akong itaya ang buhay ko. Para sa'yo. Mahal na mahal kita. Mateo! 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 Oh, ano nangyari sa'yo? Ba't ka sumisigaw dyan? At sinasambit mo pang pangalan ni Mateo? Nay! Nay! Oh, ngayon naman ako naman sinasambit mo. Masamang panaginip, ano? Opo, Nay. Sobrang sama at nakakatakot na panaginip. Di na lang kayo ako lilipat sa lungsod. Ay, naku, Angel. Napag-usapan na natin yan. At saka, nasa baba na si Mateo, no? Hinihintay ka na niya kasi sabay na kayong luluwas. Alam mo ba, doon na rin nilipat si Mateo sa eskwelahan na paglilipatan mo? Talaga, Nay! Good morning, sleepyhead! Mateo! Sobrang saya ako dahil buhay ka at nandito ka! Ano niyang binagsasabi mo? Uy! Tanghali na! Ligo ka na dun! At pakiusap, mag-toothbrush ka na kasi ang baho ng hininga mo! Teo, sama-sama na panaginip ko. Huulaan ko. Tungkol ito sa mga kinakatakutan mo sa pagluwas ng lungsod, ano? Halika, mag-usap tayo. Mateo, natatakot ako sa maaaring mangyari sa atin sa lungsod. Angel, ganito lang yan. Sa tubig na tatakot ka sa mga sitwasyon, subukan mong tingnan ang paligid mo sa iba't ibang anggulo. Pasasaan ba't lagi kang may makikitang solusyon? May magagawa ka. May magagawa tayo. At ang higit sa lahat, magkasama lagi tayo. Subukan nating baguhin ang anggulo ng mundo. Ang sabi ng karamihan, huwag mong hintayin na mangyari ang mga hindi dapat mangyari. Dahil hanggat maaga pa, gawan mo na ng paraan para maiwasan ito. Gaya ng pagtulong sa pagpapahalaga sa mga kababaihan, kabataan, pamilya, pati na din sa pagkikayat sa pagtigil sa paninigarilyo dahil sa masamang epekto nito sa ating kalusugan. Ang pakikipag-ugnayan para sa paglinis ng paligid upang maiwasan ang paglitaw at pagkalat ng mga bagong sakit. Ganon din sa pagtanim ng mga puno para sa pagsalba sa ating inang kalikasan. Kabataan, tayo ang pag-asa ng magandang kinabukasan. Yan ang positibong anggulo, ang bagong bukas. Oh,